mo si Roberto Dodoy Ballon from Concepcion, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. At chairperson ng kapunungan sa gagbay mga isda sa Concepcion or the KGMC. And also chairperson of the Coalition of Municipal Fisher Folk Association in Sambuanga, Sibugay. Ni ata karon, we are here to conduct mangrove reforestation project, especially on nursery propagation training, specifically on the training of how to propagate or nursery establishment on pagatpat species. Si Sonneratia Alba, in local name is pagatpat. Invite tayo ng ating taga Oceanos Conservation dito sa lugar ng Cagayan de Oro City sa pamagitan ng mga staff ng Oceanos. Kaya nandito tayo ngayon para kandak ang training na ito. Sa amo sa PGMC, sa community namo sa Kabasalan, the vital role of mangroves to our, especially to our environment, is for the protection of our houses, our village from the impact of strong wind, strong waves, flooding, and especially on the climate change and ang ginatawag na ito karon nga, the impact of global warming. We protect and manage to plant mangrove because nakita namo na kung wala ang mangroves, so wala pod ang mga diverse of marine species like different kind of fishes, crabs, or molluscs, and other species na the source of livelihood or income of our community in the area of Sambuanga, Sibugay. That's why the role of the mangrove in our community, in our area, is so it's vital for our daily livelihood or daily source of income. My next move, or our bigger plan, we want to expand this initiative and advocacy not only here in Mindanao, especially in Sambuanga, Sibugay, but we plan to expand this advocacy throughout the country, in the Philippines, and even outside Indonesia or in other country, especially in the fisher folk community, because the role of the mangroves in our coastal area is so very important. Was what I said earlier. And for the fisher folk also, especially the our program, we want to expand this to different fisher folk community organization to participate, no? Kailangan namin silang engganyuhin na sama-sama tayong lahat para tulong-tulong tayo para itayo muli at pangalagaan yung ating mga mangroves, at sa pamamagitan nito na kailangan natin palakasin yung ating community sa pamamagitan ng pagbuo ng mga organisasyon o cooperative sa tulong ng mga ating gobyerno at mga non-governmental organization, especially on the academe, no? Tulad ng ginagawa ngayon ng Oceanos, especially sa ating mga youths, no? Inikayat natin yung ating mga youth, so yung mga young generations, na sila yung susunod na mga ngalaga nito. So ang magandang visit sa ila na to continue this initiative because this is for their future, no? Good future. So, in short, for the next generations, and makatulog sila dito in terms sa pag-promote ng ating ginagawa on the coastal resource management, especially on mangroves, pamagitan ng pagbibigay ng mas malawak ng informasyon sa paggamit ng mga gadgets o ganitong platform ngayon, ng mga halimbawa TikTok, Facebook, YouTube, no? Yan ang maganda sa mga youths ngayon kasi sila yung may mas mataas na kaalaman patungkol sa mga modern technology on media, social media platform. So yan ang malaking tulong ng mga youths sa atin. At kailangan din nilang more to educate themselves to become a professional citizens or professional Filipino for our good future, for their good future, and for the good future of our country, especially on the coastal resource management.